Hi guys, good morning. Is this Ma'am Shilay? Kamusta? Maglalagay tayo ng feedback regarding dun sa mga ABS-CBN. Para sa akin, ang OOA nyo. Ang OOA nyo, mga inday, mga dudu. Unang-una, kung sino pa yung sinisisi nyo. Hindi nyo matanggap kung ano yung mali nyo. Dapat tanggapin nyo muna kung ano yung mali na ginagawa ng ano nyo, ng company nyo. Bago kayo mag-OOA na kung ano-ano yung kinukuha nyo sa Indiloxin, ang hihingi ng ayuda para sa mga tao. Alam nyo, bago kayo maawa sa nawalan ng trabaho sa inyo, maawa kayo sa mga sarili nyo kasi ginagawa nyo yung tanga, yung sarili nyo, para ipagtanggol yung kumpanya nyo. Ayun guys, huwag tayong OA. Kasi hindi naman totally pausara kayo eh. Wala lang kayong, wala kayong signal, parang ganun. Parang hindi lang kayo pwede sa TV. Pero imagine, meron pa kayo sa Facebook, sa YouTube. O ano bang problema nyo? Diba? Pinoproblema nyo yung mga walang trabaho. Bago natin problemahin yung mga walang trabaho, dahil sa kagagawan nyo, problemahin nyo muna paano sagutin. Alam nyo, walang masamang mag-sorry. Diba? Walang masamang mag-sorry. At sabihin na, sige po, i-confile na lang namin lahat. At tapusin na namin lahat. Diba? Walang masamang mag-sorry at humingi ng tawad sa mga kasalanan na ginawa nyo. Imagine, ABS lang ang may problema sa lahat-lahat. Diba? ABS lang ang namumukuntanging maraming kuda. Samantalang si GMA, samantalang si Channel 5, wala namang problema. Diba? Anong problema nila? Wala naman silang problema eh. Mismo ang Congress din na nagsabing wala silang problema. Tignan mo. At saka, kung sino-sino pa yung sinisisi natin, lalo ng mga artista, yung mga talent ng ano, yung behind the scene, hindi kasi natin alam kung ano yung behind the scene talaga na pinagmimitingan ng mga boss nyo. Diba? Bago kayo magsalita na ganito, oo, nalulungkot ang lahat kasi walang trabaho. Pero wag na tayo na magsasalita ng masama sa iba. Kasi ang tunay na may kasalanan kung bakit kayo napasara is siyang company nyo. Ang dami nyong niloko. Diba? Ang dami nyong utang. Pero yun lang, illegal na yung ginawa nyo na nagpapatakbo kayo ng ganyan tapos walang prangkisa, diba? Na expired na pala. Na sabi nyo biglaan, hindi na biglaan pala yan eh, 2014 pa eh. Ano na ngayon? 2020 na. So, 6 years, biglaan pa din. Nabigla kayo kasi hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa itaas, na may nangyayari na palang hindi maganda. Pagkatapos kayo, hindi nyo pa alam. Kaya nabigla kayo. So, tapos tumapat pa sa pandemic na to. No, hindi naman kasalanan nila kung ngayong May 5 pala kayo mawawala ng prangkisa, di ba? Nagkataon lang na sabay-sabay yung dagok sa inyo. Ganun lang yung nagiging tendency. Nagkasabay-sabay lang. Pero walang kinalaman ang mga senators, ang mga congress, ang presidente. May kasalanan, yan ang may-ari. Yan ang nagpapatakbo, yung presidente. Yung mga nasa taas na nagbi-meeting na hindi pinapaalam sa inyo. Kaya kayo mga artista, wag na kayong kumibo. Alam nyo kung bakit? Kasi masisira lang yung image nyo. Tandaan nyo, kayo yung humaharap, sila lang yung nasa likod. Kayo yung pambala nila. Kayo yung kumikita. Kaya kumikita yung network nila dahil sa inyo. Dahil sa inyong mga artista. So wag na kayong kumibo. Dapat nga freak or ano na lang ABS eh, para bumalik kayong lahat, 'di ba? Ganun lang kasimple. Let's pray for ABS. Tsaka malinawan lahat. Tapos yung mga pambato pa ni ABS na
ang tawag dito, yung mga pinangbabato pa na ganito, ganyan, mga sagot pa, huwag na kayong sumagot. Dapat tanggapin niyo yung pagkamali niyo. Tanggapin na lang nila yung pagkakamali nila na mag-down na lang kayo. Kasi, ganun din, di ba? Ganun din yung nangyayari. Tsaka sa akin, para sa akin, napaka-unfair sa ibang network tulad ng ABS, ay ng GMA, ni Channel 5, napaka-unfair sa kanila. Kasi, nakikipag, ano kayo, yung bidding, yung nakikipagtalo kayo sa pagiging number one, eh, isa pala kayo sa walang karapatan maging number one. Imagine kung sino pa yung nagiging number one, lalo na sa mga teleserye, sila pa yung wala palang prangkisa. Napaka-unfair yun sa kanila. Dapat, kung hindi talaga nila yun, kung hindi ginawa sa inyo yun ng NTC, magagalit si GMA dapat, magagalit si Channel 5, tapos sila dapat yung magpapasara sa inyo. Ganon. Kasi napaka-unfair, di ba? Gumagastos ng milyon-milyon yung dalawang, yung ibang mga kumpanya, yung mga maliliit na kumpanya, tapos kayo ganon lang. Tapos, yung franchise na bibilihin nyo, isang franchise lang, pero napakaraming channel. Di ba? Unfair yun sa iba na kukunti lang. Ano dapat maging fair? Huwag masyadong maging matalino. Dapat, ano, fair lahat sa lahat ng bagay. Kasi, imagine, lumabas na yung baho nyo. Lumabas na yung baho nyo na ang dami nyo palang kalokohan. Diba? Nakakahiya yun sa ibang network na baka sila wala silang ginagawang kalokohan. Hindi natin alam ha, pero baka sila walang ginagawang kalokohan. Tapos ngayon lang nila na-discover yung mga kalokohan nyo. Oh, kung pinagpatuloy nyo pa yan, baka mamaya gayahin pa kayo nila. Diba? Pag nanggaya sila sa inyo, ay kawawa na. Hindi nyo nakikita. Ngayon lang nagkaroon ng yung power ang gobyerno sa pamamagitan nito. Nagkaroon, nasugpo yung mga drugs, konti na lang. Hindi naman lahat, no? Tapos, yung pagiging ganyan, yung ginagawa nyo sa pamahalaan, nagiging under niyo yung pamahalaan. Ang nangyayari kasi, nagiging under niyo yung pamahalaan eh, kasi kaya-kaya niyo eh. Kumbaga, kaya-kaya, kesyo kaya-kaya niyo yung tao, kesyo kayang-kaya niyo yung government, easy kayo. Tapos sasabihin niyo ngayon, biglaan? May biglaan ba since 2014? Ngayon lang kayo inano? Kumbaga, kinastigo, binatas, ngayon lang, for how many long, di ba? Dapat siguro talagang magbayad muna kayo. Kaya yung mga artista na kayo, huwag na kayong kikibo para sa akin. Para sa akin lang naman, para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Huwag na kayong kikibo kasi kayo yung nasa front. Kumbaga kayo yung frontliner, kayo yung ibinibenta nila para kumita sila. Pero sa pagbibenta nila sa inyo, merong hindi tama. Diba? Ganon. May hindi tama. May bagay na hindi tama. Nakakalungkot talaga kasi ako rin naman. Nanonood din naman kami ng channel 2. So lumalabas ngayon na kayo pa yun ang aape. Kayo yung mga nang aape sa mga kahit sa mga bigatin na katulad ng GMA. Imagine nyo, naisahan nyo sila. Kayo hindi nagbabayad, sila nagbabayad. Tapos yung mga maliliit na mga negosyo na papasarado ka agad pag walang mga ganyan, kung ano-ano. Tapos kayo hindi kakastiguhin. Kaya kailangan lang kastiguhin kayo. Kaya, yan. Harapin nyo lang dapat yung kaso. Mas magandang harapin yung kaso. Tapos, wala na. Pag hinarap nyo naman yung kaso, hindi naman kayo totally sarado, diba? Hindi kayo totally sarado. Kailangan nyo lang harapin kung ano yung dapat nyo harapin. Tapos magpakatotoo sana yung mga may-ari. Na yung mga mayayaman, kayo lang yumama. Ay nako, mag-aartista na nga lang ako. Yan lang. Yan lang guys, yung mga concerns. Yung kung ano masasabi nyo sa pagsasara ng
GMA. Eh, sorry, ng ABS-CBN. Sabihin niya lang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and please click the tiny bell para sigurado kayong updated sa aming mga videos. At sa mga subscribers ko, maraming salamat. Sa mga nanonood at natiling nagsusubaybay, salamat po. Bye-bye!